Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, i-share ko naman sa inyo kung paano ako nag-umpisa at paano ko narating yung aking sari-sari store today. Okay? Kung nais nyo ganitong content at nagbabala kayo magtayo ng sari-sari store, panoorin nyo ang video nito mula umpisa hanggang sa dulo at naway may mapulot kayong aral. Okay? Doon sa bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bago akong video na i-upload. Okay, here we go. Let's start. August 8, 2013, nag-umpisa na ako ng aking canteen. And that time, may kasabay pa akong ibang business, mayroon pa akong bakery, at mayroon pa akong parlor. Pero, habang tumagal ang panahon, ang aking canteen, nilagyan ko na ng mga alak, sigarilyo, kasi nag-24 hours na ako. And unfortunately, yung ibang business ko, like parlor, kumikita naman siya, pero hindi ko na siya pinagpatuloy kasi apat na beautician ko nakulong kasi gumagamit ng droga. Kasi noong 2016, nagkahigpitan, diba, ng pagpasok ng Duterte, yung Tokhang. And then, yung unti-unti na silang nakukulong kasi gumagamit sila ng droga, nasa Tokhang sila. So, medyo natakot na ako baka ma-link ako as connected o sa kanilang ginagawa. But certainly, confident naman ako na hindi naman ako gumagamit. Pero baka madami ako kasi sa akin sila nagtatrabaho. Biruin mo, apat sila, lahat nakulong. So, pinigil ko na. Itong place na ito, itong pwesto na ito, is originally parlor ko talaga ito. And then, dun sa tapat ko, yung aking sa canteen, and then sa tapat ko yung bakery. So, yung aking bakery naman, malaki masyado ang operational expenses mula sa tao, sa upa, tsaka yung mga materials na gagawin pang pang tinapay, mga pandesal, mga tinapay, mga loaf bread or whatever na gusto nilang lutuin. Plus, malaki yung overhead expenses na kailangan kong mag-shelt out or kailangan kong maglabas ng more than 1,000 para papasweldo mga tao hanggang sa baker, assistant baker, tsaka yung tendera, and then yung pwesto. And then, that time, pumapasok pa ako sa work. So, medyo pressured. Tsaka, pag once talaga na iiwan mo lang sa kanila yung negosyo mo, yung operation, kahit sabihin mong ibibigyan mo instruction that itong gawin, sila pa rin ang masusunod. So, hanggat ang tao mo ang mag-operate, meron, bihira ka makakahanap talaga yung loyalty nasa sa'yo. So, mas mataas ang risk na malungi ka kung ikaw mismo hands-on so negosyo mo. Plus, huwag ka talaga mag-negosyo kapag hindi mo talaga, wala ka talaga know-how sa operation ng business mo. Kahit ikaw ang maglalabas lang ka lang ng pera na maglalabas, wala, kahit gaano pa daming pera mo, malilimas ka talaga kung hindi ikaw mismo ang hands-on doon sa business mo. Lalo na hindi naman talaga ako baker. So, kung iasa mo lang sa kanila, nasa kanila ang control kung sarapan nila yung luto or damihan nila yung mga materials or much more kung nangungupit sila or maraming mga doon factor para ikakalugi mo hanggat hindi ikaw ang mismo ang nagpapatakbo ng negosyo mo. And then tumagal muna yung aking bakery na more than 1 year, and then yung parlor, 2011 pa ako nag-umpisan mag-parlor hanggang 2014. So, medyo tumagal-tagal din. Ganun din, may kita din naman talaga ang parlor kung ikaw mismo ang gumagawa. Pero kung may mga taong nagtatrabaho para sa'yo, and that time, believe it or not, nagpapautang ako ng pera noon. Nagpapa-5-6 ako. So, may dalawa akong kolektor. And then, tumagal din kami ng mga 2 years kung sa business namin ng ganun. Pero, lahat ng collector ko nagkasakit. Yung isa sumalangit talaga. And then yung isa lumalaban pa. And meron kami sa isang collector namin, meron pang mga collectibles na mga more than 80,000. Yung isa naman more than 80,000 na collectibles niya. So nasa 160,000 collectibles namin na halos parang pinabayaan ko na lang kasi wala namang nangungulekta. At kapag ako ang humarap mangulekta, sasabihin nila hindi naman ako ang kanilang inutangan. Plus, alam mong medyo palubog na rin, pahirap na rin. So pinabayaan ko na lang yung ganung kalaking halaga. Plus, kasi tubo na lang yun, umikot na umikot talaga. Nakuha ko na rin pinaka-principal nun. Plus, parang
umiwas na rin ako kasi baka mamaya ako na ang kasunod magkasakit. So parang feeling ko talaga kapag ganun ang negosyo mo, yung nagpapautang ka, parang bumabalik talaga sa katawan mo. Meron talagang ano, I'm not sure kung yun talaga, baka nasa state of mind ko lang yan. Bakit itong mga Bombay hindi naman nagkakaano. Pero hindi naman nagkakasakit. Pero I think hindi talaga para sa ano, kung ang loob mo medyo malamya pa, tsaka alam mong hindi ka talaga palaban, hindi ka pwedeng magpapautang. Kasi sa araw-araw na mga kolekta ka, nakikita ko talaga lagi kang fighting mood palagi. Kasi yung mga tao mas matapang pa sa'yo. Kaya yung sila na nga nautang, sila pa yung matapang. Sila pang may ganang ano, sila pang malakas ang loob na away-away ka. So wala kang choice kundi talagang ano, mas strong ka doon sa mga nagpapautang. So hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na ganun ang araw-araw na ano, atakihin ako sa puso. Parang ano ka lang, wala ka pang gawin pagising mo hanggang pag-uwi mo. Puro ka lang pakikipag-away. Ikaw na nga nangutang, ikaw pa mahirapan maningil, ikaw pa makakawal, ikaw pa magkakasakit. So tinigil ko din yun. So ang natira na lang talaga sa akin, itong canteen. So nag-operate ako kasi yung canteen talaga, yung negosyo na kaya mong i-operate kaya mong i-operate kasi yung lutong ulam naman talaga ginagawa naman araw-araw yan. Pero hindi mo kakayanin mag-i-operate mag-isa kasi ang canteen ang pinakamahaba ang operations. Parang napakatutok ka dapat talaga mula sa pamamalengke, mula sa paggayat-gayat ng mga pagkain yung lulutuin mo, hanggang sa pagluluto, hanggang pagsaserve, tapos hanggang sa paghugas-hugas, pag init-init ng mga naluto mo. So ito talaga na masyadong matrabaho kasi, pero inaano ko doon na though kumikita siya, mayroon maganda ang kitaan sa canteen. Pero yun yung hindi ko naisin na pag matanda na ako, maghahabol-habol pa rin ako mamalengke kasi wala akong service. So itutulog ko na lang ng alas 2 na madaling araw, pupunta pa ako ng bayan mamalengke. Though may taga-palengke ako, pero hindi mo rin may asa lahat-lahat, lalo na pag pera. May mga kupit-kupit talaga, may mga items na hindi nabibili, may sabihin mahal, ganito, ganyan. May mga discarded lagi ginagawa. So ako na ang namili, na ako na ang namalengke. So hindi ko talaga ma-imagine sarili ko na tatanda na lang ako, tapos maghahabol-habol pa, magbubuhat-buhat pa ako ng paninda sa jeep. Tapos pero kung wala ka na talagang ibang choice, wala ka bang gagawin, kahit papano, okay naman ang canteen. In fact, maganda sana ang kitaan. Kaya lang, malaki ang labas ng pera mula sa gas, mga tao, pasweldo, syempre pakakainin mo. Tapos, pag nalingat ka, posibleng may kupit kasi yung lutong ulam, pag takal-takal na, pwede lang discarding yan pag malingat ka lang kung wala ka dyan. Or pwede lang, may mga discarte sila na ipapautang nila, tapos sila nalang maningil doon sa bahay-bahay nila, lalo pa taga dito yung tendera. So, iniwas ko talaga yun na parang nakakatroma, na parang ang mga tao, mahirap pagkatiwalaan talaga pagdating sa pera. In a matter of few days, weeks lang yan ang magiging matino. Pero pag once nandiyan na ang pera sa harap nila, may tendency talaga yan, matatempt talaga yan na kumupit ng pa-20, 50, 50 hanggang sa palaki. Hingga nga, huwag mong turuan ng taong magnakaw. Lalo kung inilagay mo dyan, dati na palang magnanakaw. So, nandoon palagi ang isip mo, papapraning ka kung ano nang nangyari. So mas maganda, naisip ko ako na lang talaga mag-isa mag-operate ng business. Tapos naisip ko kung ano ang business na kaya kong i-operate mag-isa. So ito ngayon, sari-sari store. So sa umpisa, akala ko talagang medyo bariya-bariya lang talaga ang kitaan dito. Bariya lang naman talaga, pero madamihan. Pag naipon-ipon mo rin talaga, madami na rin siya. So isipin mo na sa corporate world ako before. Tapos inaccept ko yung in-embrace ko yung quest o yung position ko ngayon na ito ang aking mundo, ito ang aking business. But to be honest, nakukuha ko na rin yung supposed to be income ko sa corporate world tsaka dito na net pa na sa bahay. Ikaw pa sarili, boss mo pa ang sarili mo. So nakikita ko talaga na yung iba ang nahihirapan mag-shift ng kadalang So ngayon, going 9 years na ang aking business and going stronger. And so far, nung nagka-pandemic, naglabas lang ako ng 5,000 dito sa
sari-sari store ko na ito. Tapos ngayon, hindi ko na mabilang kung nasa magkano na siya. Pero sa isang deliverin ko lang, like before, yung Red Horse ko lang, nakakapagpa-deliver na ako ng worth 54,000, 59,000, ganun something. Isang ano. Tapos ngayon, medyo lumaki na ako. Kasi naka-concentrate ako sa mga paninda ko na alak at sigarilyo. Yung mga grocery-grocery naman, lumalaban naman siya. Pero hindi kasing laki ng pwede mong ipatong sa alak at sigarilyo. So ito na yung aking mga, ito na yung aking 5,000 na karindindang sinimulan noong pandemic. Kasi nung yung canteen ko, sinir ko talaga totally dito sa dito sa grocery store. Kasi mahirap kumita that time, nung panahon ng pandemic, ang canteen kasi mga tao hindi nakakalabas. Tapos ang mga tao limitado ang pwedeng lumabas. Tapos wala rin, limitado rin ang pera nila. Kung meron mas lang pera, nilalaan talaga nila sa iba pang mga pwedeng gastusin kasi hindi, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan at ano mangyayari dahil sa pandemic. Tsaka lahat medyo stressful. Ang iniisip na lang kapag stress ang kanilang isip ay stress sa lahat, marami silang iniisip nila na way nila para makaiwas ng problema, ng stress, alak na lang. Bibili na sila alak, magiinom sila, makatulog na sila. And temporarily, makalimutan nila yung kanilang mga iniisip. Plus, that time, iniisip nila yung virus na sa lalamunan. And then, I don't know kung may scientific explanation yon, na kapag uminim sila ng gin, natatanggal yung virus na nasa lalamunan nila at kinabukasan strong na sila. But I think that's only a state of mind. Pero I don't know kung meron siyang scientific explanation, but I'm not sure if it makes sense though. It's an alcohol naman, so kung ang alcohol, di ba, sa kamay naghuhugas tayo ng naghuhugas tayo ng alcohol, and nakakapatay naman daw ng virus. So but since may mga paninda akong alak that time, lumago siya ng lumago. So na doon ko na realize na malaki pala ang posibleng income kapag ang tinda mo is alak at sigarilyo. And then ngayon ang aking Red Horse maramihan na akong kung bumili. And then yung aking mga alak, yun ang nagsusurvive sa akin sa aking sari-sari store. Hindi ko na namalayan, medyo lumaki na ako ng konti. At ang yung posibleng kong kikitain doon sa corporate world, kaya ko na palang kitain dito sa sari-sari store. Plus, ako pa ang boss sa sarili kong negosyo. So, kung may mga nag-doubt pa dyan na baka hindi sila kikita or hindi ang gusto nila mag-empleyado lang, think twice. Nasa inyo naman yon kung ano ang gusto nyong tahakin kung mag-negosyo ka o mag-employ ka. Pero kahit saan ka man, kung ginagawa mo ang mabuti mo, ang mabuti mapapasayo. Once you do good, the good will be always be yours, okay? Mga kasari, kung nagustuhan yung ganitong content, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once my bago kong video na i-upload. Thank you very much. Thank you for watching.